Ayan. Hello, good afternoon, everyone. Ayan. I'm sorry kasi dapat, hindi ko alam kung ano nangyari sa StreamYard. Hindi pala na-post yung stream natin today. But actually, this is a scheduled webinar. Hindi ko lang alam ba't hindi na-post. But yeah. So today, we're going to have webinar. And this is regarding live selling, di ba? Like, we really all know that live selling talaga yung isa sa pinaka organic way for us to sell. But we're going to discuss that later. But I want to greet all of you happy birthday, di ba? Yan. It's our first birthday. So guys, thank you so much for supporting Smart Mompreneur, for always watching all the videos and attending the webinars every Saturday. I really pray that mas marami pang ma-share na contents and webinars sa inyo and mas makatulong pa ito sa inyo, lalo na sa mga gustong pasukin ng e-commerce. And I am very thankful and grateful sa inyo na sinamahan ako simula nung umpisa hanggang yun, ngayon na 1-year-old na tayo, and hindi ko alam kung paano ko pa kayo pwede pasalamatan, but siguro best way I can do is to really share valuable contents na makakatulong sa inyo sa e-commerce journey ninyo or kung saang paraan man, diba? So, I really pray that mas marami pa tayong birthdays na pagsasamahan. Yung parang bilis lang ng panahon, like last year, lockdown, wala akong magawa. Then, I just really want to share free webinars from another group. Well, shout out to Miss Charmy Tapiador. Siya talaga yung nag-push sa amin to create a community where we can share the free webinars. And then, from there, nagkaroon ako ng sarili kong contents and all. And ayun na nga, the rest is history and magkakasama tayo tuwing Saturday. So, ayan. Today, I will be announcing din yung winner nung birthday giveaway. So, sayang kasi konti lang yung sumali, but yeah, we already chose the winner. So, we will announce it later. So, stay tuned lang kayo. And if you are watching right now, maybe you can tell us saan kayo nanonood so we can acknowledge your presence naman. Okay? So today, ano ba yung pag-uusapan natin? So we're going to talk about live selling. So sabi, live selling is the new retail trend shaping the future of e-commerce. And this is really true. Kaya nga si Lazada din, nagkaroon na siya ng Laz Live. Kasi live selling, isa talaga ito sa magandang tool to have organic sales. Why? Because we all know that sa pagla-live selling or sa pag-online selling, di ba, na hindi naman ito nahahawakan, nakikita talaga ng customers natin. And sa pagla-live sell natin, magkakaroon ng customer experience. Like, may kita nila, ano talaga yung itsura, and at the same time, they're able to answer or ask questions dun sa nagbebenta online. Diba? Kung, limbawa, ano ba itsura niya? Pakilapit nga, gusto ko makita yung tahe or gusto ko makita yung zipper. Diba? Parang ganun. And gone are the days na, diba nag-umpisa kasi ito sa mga o-shopping and all. But ngayon, wala na masyado sa TV eh. Siguro dahil na-dominate na nga ng mga nasa YouTube, Facebook, meron din sa TikTok, 'di ba? May TikTok live na din. And kailangan natin sumabay sa trend na 'to or else mapag-iiwanan talaga tayo. And 'yun yung didiscuss natin today. To be honest, wala pa akong experience about live selling. But the reason why I want to share this with you kasi I invited someone who can teach us or like share with us kung paano ba makakatulong sa atin tong live selling. But, yun, nag-research din naman ako para kahit paano mag-aaral tayo ng idea. So, ayan, di ba?
Most of the time, ang mga nag-live selling talaga are those selling clothes, makeups, di ba? Ano yan? Sila yung mga madalas na nag-online selling talaga. Or I mean, live selling. So, nauso yung mga pamay na lang yan, sis, akin, di ba? Yung red, anong size, ganyan. So, sila yung madalas. Sila yung madalas na nag-live selling. Ayan. Ayan, nandito pala. Si Juhaira. Ayan, si Juhaira. Hello. Isa sila sa mga nagla-live selling din. Alam ko, sobrang, ano to, lodi na to sa pagla-live selling. Ayan. Thank you, Juhai. So, ayan. And, of course, sino ba naman ang hindi makakalimot dito, guys? Oh, sa mga viewers nating lalaki dyan. Diba? Live selling. Na nag-trend to. Like, dahil marami na nagla-live selling, naisip nila gumawa ng ibang way, ng ibang, di ba, marketing strategy. So, nga naman, kung lalaki, di ba, syempre, konting cleavage yan and all, hanggang meron pa nga nausa lalaki naman, di ba, papakita sila ng abs nila, so puro babae naman yung market nun. But, of course, dahil nga ano na rin yung live selling ngayon, marami din talaga nag-a-abuse nito. And recently lang, 'di ba, nagkaroon sa news na nahuli itong isang nagle-live selling because he's selling fake branded items. So, ayan. So, we need to be careful din kung ano yung mga ibebenta natin online, 'di ba? So, ayan. Ano ba yung mga advantages ng paggamit ng online selling or using video with e-commerce products? So, una, of course, it improves buying experience and sales conversion rate. Ito nga kasi, di ba, when we are doing live selling, yung nagbebenta, mapapakita niya sa viewers kung ano ba yung item malapitan and kung ano ba yung, madidescribe niya yung look and feel, tapos, of course, kapag na-convince mo yung buyer, ito yung sinasabi na sell the benefits, not just the features. So, dapat alam mo talaga kung ano ba yung products, ma-describe mo sa customers mo. And with this one, mas mapapabili mo sila. And most of the time, from viewers, magiging follower mo sila, and tsaka mo sila magiging customer. Or minsan, from viewers to customer agad. Diba? And then it also increases the amount of time the user spends on the page. So with the live selling, halimbawa, maraming pakulo kasi minsan sa live selling, di ba, yung mga paraffle sila or games, ganyan, or sobrang halimbawa, nakakatawa yung nagla-live sell. People now tend to watch, di ba? Alam na, di ba nausa yung mga kumakanta-kanta pa na mga nagla-live selling, ganyan. So mas nag-i-stay yung mga buyers or viewers dun sa page, and the more they stay dun sa page, para nagkakaroon ng connection or rapport relationship from the seller and the buyer or the viewer muna, diba? And then next is it increases the average amount spent per purchase. So dito nag-increase ng basket size. So, syempre, kapag nakita na ng customer mo na, maganda pala yung products, so they will tend to check your other products sa store mo. So, mag-increase yung basket size. And then, ayun na nga, it will increase the purchase amount na rin. And then, of course, it attracts new consumers with valuable content that answers questions. So, dito, live, di ba, matatanong ng customer mismo si seller, 'di ba? Kung ano ba yung features ng item, ano ba yung benefits, ganyan. So, 'yun. And of course, last is it provides better click ratios and the content is shared more time. So, of course, ito yung nagkakaroon tayo ng organic shares na if sobrang tutuwa yung customer sa atin, sila mismo magsha-share nung natin. Ng live or ng ng stream, di ba? Kaya kailangan lively din yung mga live selling natin, di ba? Hindi lang basta benta-benta lang din talaga. So marami tayo dapat pakulo.
And later, ituturo yan sa atin nung guest natin. So, ito yung design ng ano last live. So, of course, ito, from viewers, minsan from viewers, nagiging customer agad sila. Or, from viewers, nagiging follower, and then customer. So, diba? So, sobrang ano amazing nitong last live. And I can't wait to ano to try this. Kaya I'm learning ano, naaral ko talaga siya. I'm studying it now, how to do it. And eto nga, kinakausap ko lagi itong guest natin today and how to do it. So, ayan. So, sa Lazada live streaming, eto, so ano bang mga magagawa kapag nag-live sell tayo through Laz Live? So, una, it directly promoting vouchers and highlight your featured products. So, dito, if makita nyo, diba, dun sa seller center natin, we can create vouchers na for lives, last live. So from there, you can create vouchers na pwedeng ipamigay sa mga viewers that they can claim and apply it once they purchase your products. So yan. Then next is interacting with existing and prospective buyers. So ito yung ano, dito masasala natin kung sino yung market mo talaga. Diba? And from this, madalas kasi nagtatanong tayo, paano ba tayo magkakaroon ng followers sa store? And eto guys, ha, marami ako na nababasa or nadidinig na you can buy followers. And I'm telling you, buying followers is actually for me useless. Why? Because those followers, hindi mo naman sure kung market mo sila eh. Yes, nandun sila. Makikita nila, uy, daming follower nito, ganun. But I really don't think that it will convert to sales. Kasi diba, meron tayong ginagamit na tool like yung CEM, like nagme-message blast tayo. Eh, paano kung nasa 1,000 nga followers mo pero hindi naman yun yung market mo? So, sayang. Sayang din, diba? So, mas maganda kung talagang yung followers mo are those yung mga prospect or market mo talaga. So, wag tayo magpabulag dun sa mga nagbebenta ng mga followers. Sayang. Sobrang sayang yung pera nyo dun. So, yan. And next is, empowering your buyer to purchase your products real time. So, of course, ito maganda dito kasi alam mo talaga na bibili na yung customer mo. Diba? Real time, kaya nilang bilin yung products. So, kaya marami nagla-live selling ngayon kasi nag-i-increase talaga yung conversion nila. So, yan. Ayan. So, ano ba yung mga requirements for a good last live session? So, of course, we need stable internet connection. I think this is, no-brainer, diba? We need internet connection. Kasi kung data lang, ang pangit naman kung putol-putol or choppy yung ano mo, of course, wala namang mag-stay sa live. Kung choppy or, ayun nga, putol-putol yung video, diba? Then, next is smartphone. For starters, of course, smartphone is okay. But kung halimbawa, nakapag-invest ka na ng camera, ganyan, of course, that would be better. But smartphone with high resolution naman would be okay. And then, of course, tripod. Ito, tripod kailangan kasi, di ba, ayaw naman natin na parang shaky yung video mo. Or parang kung ano-ano yung nakikita ng customer, it should be stable. And nakikita talaga yung backgrounds and yun nga, hindi parang nanginginig-nginig yung video mo. And ito, yung last, ito ano naman to, optional. But if you are good in, you know, talking or with people, you can do it by yourself. Like kung ano yung ginagawa natin ngayon, di ba? Kung magaling ka magsalita, you can sell ng ikaw lang. Or, you can also hire mga host or, yun nga, yung mga nagla-last talent or mga KOLs or key opinion leaders who can sell for you. But of course, there is fees for those people na magsisell para sa store mo.
So, ito yung mga example. These are the people who are, ang tawag sa kanila, last talents, last stars, actually. So, ayan, sila yung mga pwedeng magbenta for you. So, they have different categories. Of course, this is very important din pala when we are choosing our KOLs or yung mga last talents who will sell our products. They should be knowledgeable with the niche or the product that they're going to sell. Imagine mo, halimbawa si Jay, nasa electronics siya. Ito, sikat kasi to sa TikTok eh. Ito si Jay. Electronics siya expert. Tapos binadalan mo siya ng home essentials. Diba? Or ng fashion. So, I don't think he will sell well because ang expertise niya is electronics. Diba? Or padala natin si, ito is nasa mga home essentials, padala natin sila ng general merchandise. Diba? Parang, sayang. So, it should be their expertise din. So, we need to choose wisely din. So, ito yung example rates nila. So, for superstar, 5,000 si Charlotte. Ayan. So, 4-5 na pala si Jay ngayon. Dati kasi nasa 3-5 lang yan. But he's already 4-5 na pala per session. So, yan. Si Jay, si Phoebe. Yan. Yung mga sikat na nagla-live sell. And pinaka, yun nga, superstar is si Charlotte. So, you can check their rates if you want their services. Diba? Or if you cannot do it by yourself. So, yan. So, paano na nga ba itong last live? So, now, I invited someone na magdadiscuss nito sa atin. But, ito pala muna. Bago ko makalimutan, kailangan natin mag-sign up and audition for us to be able to do last live. And, take note that we need to provide our buyer account. It should be our buyer account, not our seller account. Yung gagamitan natin when we are going to do last live. And then, yun nga, kailangan natin mag-audition. We need to have a 1-minute video submitted to Lazada. All you need to do is to go to traffic here on the Lazada Seller Center. Traffic, and then click on last live. Ayan, then you need to choose yung buyer account mo. Okay, yung buyer account na ginagamit mo. So, take note of that. You need to provide your buyer account and not your seller account when doing last live. Okay? And for and para mas malaman pa natin paano ba 'to ginagawa, I want to introduce to you our guest. Actually, itong guest natin, nakilala ko siya when nung nag-MLM pa ako. Nung active pa ako sa MLM. So, dun, naging downline ko siya doon. But, yun nga, hindi naging kasi successful yung journey. But it's okay because sabi nga natin, di ba, we need to find saan tayo magiging happy and saan tayo magiging successful. And I'm really happy to find him na sa Lazada na rin pala siya. So, parang kami pa rin yung pinagtagpo sa finals. So, let me just show you this. So, his name is Henson. So, you can call him Papa Henson. Now, he have 24,000 followers. So, diba? Guwapo, diba? So, he have this one. So, recently, sobrang hataw siya nung birthday sale. So, alamin natin sa kanya, paano ba tayo matutulungan ng mga last talents when it comes to live selling or last live. So, hindi ko na patatagalin pa. Let me welcome Papa Henson. Hello, Henson. Hi, guys. Hello. Ayan. Good afternoon, guys. Ayan. Ganda ng boses, good afternoon po. Actually, inaral ko lang to. Ayan, good afternoon, guys. My name is Papa Henson, and I'm one of the last talent. Ayan, so as of this moment, ayan, gabi-gabi nagla-live ako sa Lazada for shops and for my own account. So, it's my passion, actually. So, yan. Ayan. So, guys, webinar to, hindi to live selling. Baka kasi nila. Magla-live selling na tayo. Hindi ko lang inayos, inano ko lang yung actual na setup ko sa live para at least makita din nila
yung mga live streamer nag-effort din for the ano, for the backgrounds as and setup and everything. So ayun. Ayan. So, yan. So, Henson, gano'ng katagal ka na ba? Or, sige, bago pala mag-question, siguro introduce mo muna yung sarili mo, like, what are you doing? Or what keeps you busy now? So, yan. Yeah, sige. My name is Papa Henson, and I've been doing live streaming actually for almost three to four years. Yan, hindi ko na rin maalala. Tapos, di ba ka napunta tayo sa MLM? So, ngayon, ayan. Main kay Papa Henso coach. Hello po. And oh ayun. Oo. Medyo wana ako, joke. Anyway guys, so every night I do live streaming actually from before kasi wala naman talaga akong work. So na-discover ko lang yung talent ko in live streaming. Kasi nag-enjoy ako with what I'm doing. It's my passion. So being in front of the camera. So I started watching live streamer before. Ayan, kaso naiinip ako eh. Ayun. So as a live streamer, alam ko yung feeling ng mga viewers. So na-apply ko rin yon na as a viewer, ayoko yung boring na live ganyan. So nung pumunta na ako sa harap ng camera, yun, doon ako nag-start mag-enjoy with what I'm doing. And from the other application, nag-transfer ako with Lazada. Actually, hindi ko ina-expect na magtatagal ako sa Lazada kasi I was thinking na we need to sell here. Of course, that's the main goal because of the Lazada, di ba? So, pero in other way, at least somehow, I can entertain other people, inspire them, and touch other people's lives as well. So, ayun, doon ako na nag-start. So, I started live streaming sa Lazada, I think September. So, ayun, from September, doon na nag-start yon. So, nouna ang goal is, of course, to get. Kasi somehow we get something from Lazada. 700 pesos, ayan, to be exact. Every week. Ayan. So, as a live streamer. Pero, hindi ko in-expect na gagawin ko na siyang, as in full-time, since meron ng mga nagtatrust na mga shops din sa akin. So, ayan. Pagka merong sale, hinahire nila kami. And, ayan. Especially yung mga hindi afford yung mga, ano, yung mga exclusive ng Lazada. Ayan. Yung mga yun kasi, they started, I think, August. Ayan. Or, earlier pa kasi sumali sila sa isang competition ng Lazada. So yung mga yun yung mga runner ups kaya matataas yung mga rates nila. And actually meron din sa Lazada mga agency, ayan. Meron na rin di ba may mga agency na rin. And sometimes meron pang mga celebrity na hina-hire din for live streaming. Kaso mas mataas pa yung 15,000, 20,000, as much as 50,000 meron din. Ayan. So ayun, at kami naman, mga live streamer, ayan. So, medyo mababa naman yung rate namin. So, ayan. Sige, later pag-usapan natin yung rate mo. So, siguro, thank you for sharing that, Henson. So, now na nabanggit mo na marami na, may mga nagtitiwala na mga products sa'yo. So, let's say, ako, di ba, ako, doon na pag-usapan naman na natin to. For example, bibigay ko sa iyo yung product namin. Paano mo siya ibebenta? I mean, paano yung procedure nun? For example, last night, ito, example natin, si HMU C17. This is a new shop. Ayan. Kasi ang goal ko naman as a live streamers to help yung mga small businesses. Kasi somehow, kahit pa paano makatulong. And, pag-uusapan niya ng seller ng shop and the live streamer kung paano yung first is payment. Kasi meron kasing X deal wherein you just send the products and that's it. Oo, may mga ganun na live streamer. And meron din mga nag-a-ask for rates. Ayan. So, dun muna kayo mag-uusap. And the other one, kasi basically, ang first na tinatanong ko sa mga magpapalive sa akin is, what is your goal or objective? Ba't ka magpapalive? Of course, you want to increase your sales or if you want to increase your followers or you can do that both, okay? So, ayan. Meron kasing difference ng, explain ko lang, difference ng live streaming ng shop account, yung buyer's account,
tsaka yung account namin. So, yung iba kasi takot kasi magpa-live sa buyer's account, baka daw makita yung information nila. Ayan. Yeah, yes, so, yes. Oo. Pero hindi po. Meron po yatang, actually yung maganda sa Lazada, eh, compared dun sa kabila. Ayan. I've heard sa kabila kasi open lahat. Oo. Kaya hindi nila inaalaw magpa-live stream yung kahit sino basta sa shop. So, sa Lazada yata, well-secured yung account ng shops. Ayan. Actually, yung mga pinagla-live ko na shop, I can go through the shop without checking. Hindi ko makikita yung mga information nila sa account nila. So, you don't need to worry about that. And ang difference naman ng live streaming with the shop account, of course, pag nag-live ako sa shop, diretso yan. Paki-follow si ano, si shop. So, mas it's easier kaysa pagka nag-live stream ako sa account ko, ang benefits mostly sa akin. Pero partly, pwede ko pa rin sila i-redirect. Paki-follow si shop, ipapakita ko sa screen ng isa kong phone kung paano siya mapa-follow. Pero it will be easier for the viewer kasi to follow kung sa shop na mismo yung live stream eh. So, yun. So, mas madami yung followers na magpa-follow. Kasi minsan, kasi may mga followers na tamad. Sasabi mo, paki-follow na lang, sasabi nila, followed na po, pero makikita mo, hindi man pala nag-follow. So, ayun. So, that's the difference. Pero kung ang goal mo is to increase your sale, ayan, may mga live streamer kasi na ano, talagang todo demo. Ayan. Pero I highly suggest kasi, ayan, you have a minute or seconds lang para at least yung viewer to stay. So, kailangan talaga ma-entertain mo muna sila. Kasi, yung span of time ng, for example, ako, I'm putting myself sa shoe ng mga viewers. Pag nakita ko boring yung live stream, hindi ako manonood. So, yun yung tinatake consideration ko lagi. So, sa live ko, I always, lagi akong nagpapa-music, request, everything. Tapos, ang ginawa ko kasing strategy is to have games. Kasi ito yung nauso ngayon sa Lazada, mga pa-price. Small token. Para at least mag-stay sila. So, in that way, ang naging strategy ko is magpa-games ako. And ang question ko, before kasi ang pa-games ko, ang question ko is all about Lazada. Kasi wala pa akong mga shops before. Pero ngayon, pagka meron ako shops, everything should be dun sa pink shopping bag. Ayan. Para at least open nila yung pink shopping bag. In that way, na-expose yung product nila. So, ganun yung pa-games ko lagi. You mentioned pink shopping bag. Ano yun? Yes. Oo, ito papakita ko yung ano, yung interface ng Lazada, okay? For example, this is my live the other night. Sandali. Ayan, guys, ano ha, watch mo yan. Para magka-idea tayo paano mag-live selling. Kasi yung ano, yung pink shopping bag, yan po yung bag dun sa gilid. Ayan, wherein the viewers can click that one, for example. Ayan. So, this is the interface ng Lazada Live. So, this one was the other day. Yung pink shopping bag is actually, eto po, ayan. So, pag kinlik niyo po yan, dyan makikita lahat ng products ng shop. So, pagka kinlik yan, everything accessible po yan. So, dyan din, from there, pagka kinlik nila, mapupunta na sa shop yung viewer. So, ayan, medyo mabagal lang yung connection ko. Ayan. So, madidiretso na siya. Pero yung pink shopping bag is, yan po yung pinaka-importante sa live stream ni Lazada po. So, ayan. Merong medyo kahirapan to put items sa ano sa Lazada because of technical difficulties for the past days. Pero, ayan, manageable naman yan. So, ayan, nandiyan. You can put actually 100 plus items there. Pero I highly suggest to put mga, siguro maximum for me, 20. Kasi pag nakita nila mo sobrang dami, hindi na nila iba-browse eh. So, tama. Pwede mo na, oo, pwede mo sila i-redirect na lang. If you want to check other products of the shop, you can go to the shop and check all the products na lang doon. Ayan. So, that is the pink shopping bag. So, lagi namin pinapaklik yan. Ayan. So, yun po yung importante dito sa ano, yung pink shopping po, ayan. Mm-mm. And you can actually, sa live, actually pagka actual live, kung ano yung nasa pink shopping bag, you can put it, nakikita nyo ito, you can put, ito bagong function lang to ni Lazada.
pwede kayo maglagay dyan ng apat. Dati isa lang eh. So ngayon apat na yung pwedeng ilagay dyan or more. Voucher? Items from the pink shopping bag. Para clickable okay. siya. Para so for example, item. You're explaining. Yes, oo. And dati okay. kasi, pagka replay na lang, nawawala na yun eh. So pagka replay na lang, wala na yan. Pero ngayon kahit replay, pwede na siyang mababrowse mo na rin siya. So pag kinlik mo rin yan, diretso pupunta ka doon sa brand, sa yan, sa products din. I see. So ganun yung, okay. Ayan. Okay. So ang ganda nung sinabi ni Henson, guys, when you are doing live selling, ano talaga, hindi talaga din advisable na ilagay lahat ng items. Lalo na kung general store ka, choose yung ano talaga, main items, winning items mo, yung gusto mo talaga ibenta, yung may malalim na inventory. Yun pala din, diba? Tama ba? You need to really know your inventory kasi mamaya pina-live sell mo yan, bumenta ng bongga sa wala ka palang inventory. So, tama. Masakit sa ulo yan. Masakit sa ulo yan. So, make sure that you have enough stock sa ano, dun sa particular item na yon. Kasi ayon din naman natin na nag-order mga customers, wala pa lang stocks, diba? So, yan. And thank you din na. Ang ganda nung pag-explain mo. So, ngayon, let's say, meron na nag-approach sa'yo na, ano, na seller na, ay, ano, Henson, baka pwede mo naman kami help to sell our product. Namimili ka ba? Or kahit ano din. Kasi yun nga yung tulad na explanation ko kanina, paano kung halimbawa hindi ka naman expert sa electronics, tapos pinadalan kita ng abot sa motor, ganun, what will you do? Actually, as a live streamer, to be honest, you need to be flexible eh. So, mas maganda, for example, last birthday sale, someone is, tinatry niya akong i-hire, kaso several days na lang yung before the birthday sale. And yung product niya is actually electronics, mga fuse, mga ano. Of course, hindi ko tatanggapin yun kasi I it's not my expertise. Kung pwede ko siyang aralin, pero it will take time. Kung nga dun siya, ano. And as a live streamer, I'll just refer someone. So meron akong ni-refer sa kanya and kinuha naman nila. So, pero most of the, ano naman, mga shops, ayan, days before the live, pwede ko naman siya i-check. Basically, basta merong maganda yung, o yun din, as a seller din, ang minsan problema ko rin sa seller is the description, ayan, or ang tawag doon, yung title ng ano. Minsan pagka nila live ko, mali-mali yung description, ganyan. So, basta okay yung description and everything is nandun, I can explain it, even without the product, sabi ko nga. So, this is, kinontak lang ako last weekend. So, sabi niya, kaya ba ng Friday? I'll check your account, sabi ko ganyan. Send me the links. So, pag-check ko ng account, mostly naman, mga diapers, mga alcohol, which is essential ngayon. So, sabi ko dun sa seller, kaya ko yan i-live na anytime soon, kahit wala pang product. So, pero hindi naman kami nagdi-demand ng product. Depende yun sa, of course, tinitake consideration din namin yung business, di ba? So kung kaya nilang magpadala ng products, then we will accept it. Pero kung hindi kaya, then it's okay, sabi ko nga. So, next week, ayan, darating yata yung mga alcohol, mga products na papadala nila. Pero last night, nag-live na ako for her, and thank God naman, na-explain ko naman maayos yung mga items niya because the products were well explained lahat ng items dun sa shop niya sa Lazada. So, yan. And gusto ko lang i-take note yung sinabi ni Henson na about the description of your products or the product titles, guys. I keep on sharing with you how to write properly your product titles and your description. Kasi tama siya eh. Kung siya mismo na napakibenta yung item ko, nahihirapan siya ibenta because hindi niya maintindihan yung description, paano pa yung mismong bibili dun sa store natin, di ba? So, nakita niyo yung importance ng description or ng product titles natin. So, guys, if isa kayo sa basta makalagay lang ng description and all sa store nyo, I think it's time for you to edit it. Kaya siguro yung iba nagtataka ba't di sila makabenta, yung hirap na hirap makabenta sa store, it's because of
ano, yung description nung product, 'di ba? Yun yung inaano mas maganda yung sa ano, Miss Kat, yung sa taas, eh, sa mismong taas, for example, yung ano, small ano lang. Tapos yung description, 'di ba, sa ilalim pwede naman ilagay. Ayan, yung iba kasi yung even the ano, the specification nandoon sa title nung product. So ang hirap basahin lahat. So ayun. Ayan. Ayun guys, binibigyan na tayo ng tip ni Henson, ah. So take note of that. So ayan. So Henson, ilan na bang ano, ilan na ba yung products or account yung hawak mo ngayon? Ang amazing, ah, 24,000 followers. Talo mo pa yung store ko. Ang dami yung followers. Actually, as I check, I'm hindi ko binubuhat yung upuan ko. As I check, since nagbo-broadcast kasi ako everyday, kaya ganyan kataas yung followers. As of this moment, I'm the highest Laz Talent na followed. So, ayun, thankful naman ako sa mga ano, sa mga followers ko. Kasi ano 'yun eh, followers, maganda 'yan, guys, kasi the moment na nag-live yung shop mo or the moment na nag-live ako, automatic Lazada will send notification sa mga viewers or sa mga followed, mga nag-follow sa iyo. So, ayun, automatic kasi sa una kasi sa mga shops, if you're going on live, at first talaga walang viewers. You need to build up kasi. So when I started live streaming, naalala ko yung pinakauna kong live sa Lazada, ang viewers ko is 5. And I even message my partner to go to the live just to post message para may kausap ako na kunyari, tanungin mo yung product para at least meron akong i-explain. So doon, ganun ako nag-start. So it's okay. Kasi pag na-notice ka naman ng viewers, dadami na yung followers mo. And ngayon, basta't nag-live stream ako, pag marami ka ng followers, automatic, in just few minutes, marami ka ng viewers and nandun na sila to talk to you. So, ayan. So, huwag kayong matatakot sa mga unang lives. Kasi ganun talaga mag-start yan. So, sabi ni Juhaira, gusto din daw niya maging Laz Talent. Kasi nahiya pa siya. Hindi. Huwag ka mahihiya. Just be yourself. Just be yourself. Ako kasi mahihiyain din ako dati. Ayan. So I started na ano lang. As in, naglalag pa nga yun. Basta always remember, internet connection is very important. Kasi tandaan nyo, si Lazada kasi, I think yung platform na ginagamit nila is from Singapore. So ang nangyayari is parang overloaded, naglalag automatic. Kaya nga pagka last live ka, Lazada Natics ka, sanay ka na dapat sa lag. So, pero ang masasuggest ko is just be yourself. Kasi ano eh, I think as a live streamer, mafe-feel kasi ng tao if you're pretending or masyado kang paano sa live mo. Just be yourself and your viewer will love you back. Mm-mm. And actually, yung sabi ni Juhai, pero ano to, expert na lang to, actually, si Juhaira. Yeah, I think, Juhai, inaantay ka na lang talaga ng lahat eh. And I think nagagawa mo naman na to ngayon. And you're amazing. You can do it. Diba? Ayan, magaling yan si Juhaira. Ano nga eh, unti-unti na siya na lumalabas talaga. And we're waiting for you, Juhai. Ayan. Ayan. So, ayun na nga. So, everyday ka nagla-live stream, no? So, usually, ano yung mga products na po-promote mo na? Is it more of fashion, makeup, di ba? May makeups din ba? May nagpapadala ba sa'yo yung ganun? Meron din, mga lip tint. Kasi ako, as a live, that's number one din pala. Ayan. As a live streamer, if you want to live for your shop, of course, you need to look presentable din. So, kagaya ngayon, magla-live kasi ako mamaya. Ayan, para dire-diretso niya. Kaya nakaayos ako ngayon. So, I do makeup. Ayan. And, kailangan presentable ka din. Before, I used to live na nakasando when I started live streaming sa Lazada. And sabi ko, if I want to shops to notice me as a live streamer para pagkatiwalaan nila ako sa shops, I need to look presentable somehow. Although,
Ayan, syempre uso ngayon yung mga K-pop, kaya na, na ganyan yung itsura ko. Pero I do live stream ng nakaayos. So, nagme-makeup ako. Mild makeup, mild ba yan? Mild makeup before streaming as well is important. Kasi hindi ka naman panonoodin ng tao kung, alam mo, hindi ka maayos sa sarili mo, di ba? And, pero, doon papasok. First is physical. You need to look good on camera and just be yourself. And the other one is personality. Of course, kailangan maganda yung personality mo to build rapport sa mga viewers as well. And every night, I do live streaming. Mostly, ito, I'll be honest with you guys. Mostly, ang mga viewers ko, since gabi ako nagla-live, mostly moms, mga lola. Ayan. And some of them, ito yung maganda dyan kasi if someone loves you so much, nag-enjoy siya sa live mo, sila mismo mag-i-invite. So, marami akong viewers na mother, na meron silang mother din, mga lola, na naiinip. So, panoorin mo to si Papa Henzo. So, yung mga nanonood sa akin, family, anak, lola, nanay. Kanya-kanya daw silang upo sa bahay. So, ganun sa live streaming talaga. Nice. That's ang galing. And guys, kasi nung nakilala ko din si Henson, na-amaze talaga ako sa boses niya. Kung ganyan siya magsalita, 'di ba? Well modulated, ang galing talaga. Parang mapapaano ka talaga, mapakinig ka kasi ang ganda ng boses. And he likes ano talaga dressing up. Ito yung sample, oh. Ito sino ba 'to? Si Goku ba 'to? Dragon Ball. Diba, Dragon... Oh, yan sa shop. Sa shop yan eh, shop live. So yung shop is more of anime store, ng mga toy store. So sabi ko, why not mag-effort naman ako. So hindi alam ng store, ng shop, na mag-improvise ako ng costume. So pagpasok niya sa live ko, nagulat talaga siya. Oh, sabi niya ganyan, nag-effort ka talaga. So, yes, and ang pinaka na-effort niya, hindi ulalata yung photo eh. Kasi baka matakot sila nung Halloween. May contest kasi noon. Kasi sa mga live streamer, in even sa shop, di ba, may contest din. So, nung nagkaroon ng contest last, I think November yata yun. Ayan. In order for me to gain followers and views, ayan, nag-costume ako ng Valak. So, correct. Nakakatakot yun, guys. Kaya ayoko din yun makita. You want to share? Meron ko ba nun? Huwag na. I think meron ako. nag-effort kasi ako dun eh. Ayan. And ito din, nung minsan, si Naruto. Ayan. No? Galing niya, di ba? Sobrang amazing nito ni Henson. Nag-cut ako ng black na t-shirt. Tapos nag-print ako yun dito kasi bakal yun dapat. So dinikit ko siya ng masking tape. Kasi on-cam naman eh. Pagka malayo sa camera, hindi mapapansin. So, ayun, effort. Sige, galing, pag nakita ko si Balak. kasi nakita niya yan, sabi ni Juhaira. Ito yung pinakamaganda gusto niyang session. Thank you, Juhai. And kasi alam ko, forte pala, mo talaga ito. Ayan. Ayan si Bala. Oy! Sa live stream. Okay na, guys. Di ba? Siya po yan. Ganyan. And he really loves to dress up. Yun yung pinakagusto ko sa kanya talaga. Important talaga niya. Alala ko kasi nagkaroon ng fashion show na dun sa, di ba, sa MLM natin. And you really dress up. Amazing ka talaga. So, yan. Ayan, so... Juhaira wants to connect with you. So, yan. Message nyo lang po si Henson. Ano mo nga ulit? Search Papa Henson lang sa Facebook. Lalabas na yung FB page ko dyan. Ayan. Okay. Ayan, si Miss Lou, sabi niya mag-live na daw sila ulit ni Miss Carla. Ano to? May mga bago silang item, mga Korean items kasi siguro yan mga gusto nilang i-live sell. So, yan. Yes, Miss Lou, try nyo na din. I really want to try. Excited din talaga ako. Diba? Since nagaganito na rin naman tayo, diba? Ayan. So, yan. Actually, I prepared, Miss Kat, some of... Talaga may notes ako dito eh. Ayan, nag-prepare lang ako ng mga benefits ng live streaming sa shop. So, wow.
discuss ko lang. So number one, ang benefits is syempre traffic ng store and yung product nyo sa ano, sa Lazada. And number two, benefit niyan is exposure ng products nyo. Ayan. And number three, increase ng followers, and that increase will eventually lead to conversion of through CEM tsaka sales, di ba? So mas madaming followers, mas marami kayong masasendan ng ano yung message, full blast message ba yun? Full blast, yeah. Oo. So for blast. Promotional promotional messages. So ayan, alam ko kasi before hindi ko alam yung CEM na ano, yung pala privilege pala yan ng mga ano. And number four, ayan, exposure din yan ng products or items nyo sa mga followers ng live streamer. So for example, ako, hinire nyo ako, ayan, pagka during my regular live sa mga, sa account ko, of course, I will still promote your products in my live. So exposure yan. And we will recommend our followers to try your product. Kasi may mga followers, tandaan nyo, may mga followers, parang ano lang yan, showbiz. May mga followers na diehard followers. Basta nirecommend ko. I have follower na ano, she's working, she's a mom, she's working sa call center. Ayan. Basta meron akong sinuggest, sabi ko, meron ako nito. So, kinabukasan, sasabihin nung shop, ayan, follower mo to daw, nag-order din siya nung in-order mo. So, may mga ganong followers din. So, always amazing. Take into consideration that. And, of course, syempre nandyan yung building the store, yung brand nyo, through increase of traffic, conversion. And syempre, reviews. Ako, I always tell my viewers to be fair enough sa mga shops. Kasi it's unfair na hindi naman kasalanan ng shop. Ayan, courier kasalanan sa shipping. O binibigyan sila ng ratings. So pagka ano, lagi kong nire-remind yung mga ano, alagaan nyo yung shop na hinahawakan ko. Kasi hindi na ako kukunin yan. Sabi ko ngayon pagkapangit kong reviews. Ganda niya reviews. Ayan. So next is sa live streamer, syempre nabibuild din yung valued customers sa mga followers namin. So the more we recommend your shop or your items, ayan, through word of mouth, ayan, i-recommend din nila sa mga iba nilang kakilala. And of course, influencing followers to follow the store and buy their product. Yung sinabi ko nga kanina na may mga followers na diehard talaga. Basta sinabi namin na mag-order kayo, mag-o-order yung mga yan. Ayan. And last is yung promotion by, of course, as a live streamer, ayan, hindi lang kami sa live stream nag-promote ng products nyo. So, if you check my IG, Papa Henson 1 din, nagpo-post din kami sa social media namin. So, ayun, isa rin yung way para, yun yung benefits na pagka nagkumuha kayo ng live streamer as well. Pero of course, I highly suggest to try live streaming. Ayan, yan naman yung goal nila Sada is for the shop to go on live. Kasi gaya na sabi ni Miss Kat, ngayon sobrang in demand talaga ng live streaming, especially ngayong pandemic. Instead of going out, nasa bahay lang. So, sinasuggest talaga namin na kung kaya mag-live ng shop mismo, then mag-live kayo. And sila Lazada din, meron din siyang mga contest for the mga shops din as well. So, para mag-participate din kayo. Yung mga sellers mismo, no? Mm-hmm. Oo. Pero ayun nga, kasi paano kung limbawa mahiyain. So, yun, kailangan namin ng tulong ng mga tulad mo talaga. Diba? Mm. So, ayan. So, and yun pala, siguro ang isang question, halimbawa nagpadala ko sa'yo ng product. Tapos parang feeling mo, hindi maganda. Let's say, sabi ko pabango, pero hindi naman mabango, mabaho. Parang ganun. Or, do you still sell? Or sinasabi mo talaga sa totoo dun sa seller na, ma'am or sir, hindi ko po ito kaya ibenta kasi ganito yung feedback ko agad sa item mo. Yes. Siyempre, tinataya mo kasi as a live streamer, it's our responsibility na alagaan din yung shop. So prior to, for me, ang gawain ko is, for example, yung isang shop who sells yung food, yung inintroduce ko sa'yo, hindi ko na lang i-mention. So I love her products. And then, nung nagpadala siya ng second batch for the presentation ng live, I tasted, nag-iba yung lasa.
So, syempre ayokong itaya yung pangalan ko as a live streamer. Ayoko din masira siya sa mga viewers. So, right away, minessage ko siya. Sabi ko, parang nag-iba yung lasa. Ikaw na ba yung gumagawa ng ano mo? Sabi ko, ng product mo. Sabi niya, hindi daw. Ayan. So, yung feedback ko, feedback niya dun sa gumagawa na kinukuha na niya ng stocks. And, ang nangyari pala is, yun nga, the problem is with the flavoring siyata, parang konti. Unlike before. So, naayos naman yon. And then, inintroduce ko na ulit yung product. So, it, maganda rin yung ano eh, yung feedback namin as a live streamer. Of course, kung merong something na mali or for example, eto na example. Alam ko matatawa kayo dito. I was hired by Gandang Pinay to market their product. And one of their product is feminine wash. So ako naman na challenge ako. How will I present feminine wash? 'Di ba? Ang ano ko na lang, ang ginawa ko na lang is I introduce the product, chinek ko yung ano, yung description niya, and to be honest with you, I tried it myself kung ano yung feeling. Kasi meron silang kineclaim yung collagen to soften the skin of the private area. So, tinry ko talaga siya, 'di ba? So that ako, ang pag kinlaim ko na it really softens my skin, sabi kong ganyan, I tried it sa part ko, sabi kong ganyan. So naniwala sila and nakabenta naman ako nung feminine wash na yon. So I highly suggest to try the product as a live streamer, try the product first before you recommend. Kasi ikaw yung babalikan eh, sa live ko mismo. Kami yung babalikan ng mga viewers. Ay kasi ganito, ba't mali? Ba't iba yung product picture sa pinadala nung shop. Yeah. So, yun. But if ako naman kasi yung seller din, tapos lalaki yung hinahire ko, parang, ano din, parang weird lang na sa'yo ko ipapabenta, ba? Diba? Parang, paano mo nga naman, wala lang. Pero, but you did great pa rin dun, kasi, yun, nakaisip ka ng way, paano mo pa rin siya ibibenta. Pero for me, siguro, as a seller naman, I will really choose kung ano yung bagay dun sa magbebenta. Kasi, ang awkward lang, parang i-describe mo sa ano viewers na babae, ganito yung feeling, parang ganon. So, it parang, smells like flowers, course. Sabi ko pa rito, tawa sila na tawa. Exactly, di ba? Ang awkward nun. Tapos parang, of course, we need yung reality din. Parang gusto natin yung makatotohanan naman. Kasi parang, how can a guy or a man describe it? Magkaiba. I wanna go further. Parang ano lang. Ayun lang, as a seller, kasi importante kasi ano eh, especially yung mga item na ano, importante kasi yung own testimony, yung own experience mo sa product kasi. Yun yung importante. So, pipili rin kayo, as a shop, pili rin kayo ng live streamer kung magpapalive kayo na talagang ganun, i-check nyo muna yung live stream. Yun din yung gusto ko i-remind sa mga shops to check the kasi be careful din. Hindi ko sinisiraan yung mga ibang live streamer but kasi ngayon kasi as of this moment, live streaming in Lazada, basta nag-audition ka, you can go on live. So some of them, they're just there to earn the 700 pesos. Pero some of us, ginawa naming full-time. So yun yung hanapin nyo na lang. I can recommend mga ibang live streamer as well. Na ano, they're doing their best just to present mga products din sa Lazada. Yan. Thank you din sa reminder mo na yan. So, yes, totoo din naman yun. And if we really want to hire nga yung mga tulad ni Enson, we need to check din. Kasi huwag din tayo padala ng items natin. Di ba nagkaroon ng issue yan eh sa TikTok yung kay Rosmar, parang ganon. Parang she wants to help daw mga small sellers, tapos parang nila nang ex-deal siya ng products, yung mga ganon. Tapos hindi naman, baka hindi naman pala ibenta. So we need to really ano know yung tao na magbibenta ng products natin. And kasi guys, tama, tulad ng sabi ni Henson, yung tao na magbebenta or magle-livestream ng products natin will speak for our store. So kung hindi niya gagawin ng maayos, kasiraan, di lang niya kasiraan yun, but kasiraan din ng store natin. So we really need to be careful in choosing yung magle-live sell talaga sa store natin. So, ayan. Yes. Isa yan sa mga... And isa pa, ano, don't
huwag kayo mahihiya to say no. Ayan. Kasi pagka meron nang nag-live for you, other live streamer will message you non-stop. Baka ako din po, pwede po ako makahingi ng products nyo or pwede rin po ako mag-live sa inyo. Huwag kayo mahihiya mag-say no. Ayan. So, kasi naging habit na kasi sa Lazada na, for example, I presented this item and then syempre yung ibang live stream, ah, nakakuha siya. Kaya yung ibang shops doon, wag mo nang ipopost na pinadalan kita. Kasi nga, ang dami nagme-message sa kanya asking for some X deal as well. Padalan nyo naman po ako ng products, i-market ko po kayo sa live ko. And then some of them, oo, hindi naman nila live or i-display lang sa likod. Tapos wala na, ganun lang. So, I have a friend kasi na, she's a pleaser. So, naya daw siya mag-say no. Kaso, to the point, sabi ko, business mo yan. Yung pinapadala mo, kita mo na yon. So, huwag ka mahiya mag-no. Ayan. So, yun yung advice ko sa mga shop owners as well. Ayan. To be careful with that. Yes. Thank you. Thank you for that reminder. Yes, it's okay to say no. And, hindi talaga basta namimigay lang tayo ng products. Kailangan alam natin. We need to know sino ba yung follower din nung nagla-live sell. Kasi kung halimbawa, hindi naman natin market yung mga followers halimbawa ni Henson, ganyan. So parang baka hindi rin tayo ma-convert, 'di ba? Kaya very important din talaga. Tingnan natin sino ba yung madalas na nanonood sa kanila. Kasi baka high value item yung mga binibenta mo, pero let's say followers ni Henson, masa. So, can we really expect ba na yung 3,000 pesos na worth? Sample lang. So, marami tayong need pa rin i-consider when we are doing live stream. So, yan. And thank you dun sa mga tinake note mo kanina. Like, alam mo yung CEM. Ay, baka mas alam mo pa nga yung CEM kesa sa ibang seller. Actually, tanong lang ako. Eh, sabi ko kasi mga shop. So, tinanong ko talaga tinanong si Mama Lens talaga. Sabi ko, paano ba yung nyo? Even the features nyo sa ayan, huwag kayo, sa mga magpapalive, ganito pala guys. Okay, so yung, you can give the number, paano kami magla-login na? Kasi actually yun yung main problem lagi ng mga nagpapalive. Paano magla-login si live streamer sa account nyo? Ayan. So ang way ng ginagawa ng mga shop owners is binibigay sa amin yung number. Tapos pagka nag-log kasi doon sa Lazada, yung number magse-send ng OTP code doon sa number. Nagigets okay. Nyo. Tapos isa-send sa akin yung code. In that way makaka-login ako. I see. So para dapat it is well secured. So that dapat magkasam para magkausap na kayo while doing that kasi OTP yun anytime, yes. Diba? Oo. So ayan. Nice. Ang ganda ng tip na yun. So guys, I hope marami kayong na take away din sa mga sinabi ni Henson, 'di ba? And nagkaroon tayo ng idea about live selling. Ayan, baka you have any questions guys, you can ask Henson. Huwag lang yung saan siya nakatira kasi mukhang may mga magmamay na sa'yo. Ayan. So, hindi naman na bago yun. Marami talagang minsan nagpapamain kay Henson. Mind na daw. Ayan. And, si Miss Suling. Actually, si Miss Suling from Hong Kong to eh. Napapanood ka daw niya. Wow. Hello po. Ayan. So, okay, so if you have any questions, feel free to ask. Or you can connect kay Henson. San ka nga nila uli pwede, yung FB page ko, search lang Papa Henson. Ayan, tapos yung IG ko, Papa Henson 1. Ayan, walang space yung Papa Henson. Nasaan ba yung code? Ito pala, may code ko ako. Ayan, so yung IG ko is Papa Henson 1 and yung FB ko is Papa Henson. Huwag nyo nang check yung YouTube ko. Ayan. Nice. So, we can connect
Tapos sa Lazada rin ba, pwede ka nila i-message? Or sa Lazada, hindi. Actually, yun yung ano sa Lazada. Walang, if you experience bashing, yun pala another one. If you experience bashing, if you're going to present your own shop, and if you experience bashing, just huwag yung basahin yung message, okay? There's no way na magkikik. Reply. Unlike sa mga ibang live stream, magkikik ka, patatanggalin mo sa live stream, mawala. So you need to bear na nandun siya, okay? So the best advice that I can give you guys is don't read yung message, magsasawa lang siya magpo-post. And if you have a loyal follower, sila yung magde-defend sa'yo. So ayan. So walang function ng kick or magtanggal ng viewers, and wala ring function to follow back yung mga Lazada. So I see. Okay. Na-freeze na yung camera mo. But I think wala sila masyadong question, masyado kasing juicy na yung mga ano mo. But yun nga, if you have, yun, kung may questions naman sila, I think they will connect with you na lang and message you. So, yun, Hanson, bago matapos yung stream natin, do you have any, ano pa, last message to our viewers? Yeah, last message ko, if you can go on live for your shop, I highly recommend that, kasi mas alam nyo yung produkto nyo, and the other one is mas mako-connect nyo yung rapport nyo with the viewers or your customers. So, ako kasi as a live streamer, minsan ang problem ko is kailangan nandun yung shop owner when I go on live. Because I don't wanna give information that I'm not really sure. So, pag may tinanong sa akin, ayan, at least kung nandun yung owner, masasagot ko agad. Pero kung wala, I'll just tell them na sige, tatanungin ko yung owner. Pero ang main recommendation ko is go on live, enjoy naman siya, and kung nahihiya kayo talaga, ayun, ingat na lang kayo in getting live streamer as well, para at least yung ini-invest nyo, yung expenses nyo for the live streaming, promoting your product, is meron namang puntahan. So yun. Ayan, thank you. Yes, ang ganda nun. And ayan, ganyan sample ng background pala ni Hanson if mag-live siya for you. So siya lang lahat nagde-design or, yan. Oo, kahit ano lang, as long, kahit wala kayong audio, okay lang. Although kasi ngayon, kasi ang uso ngayon is sound card. So you can purchase naman sound card for less than 1,000 para may mic sample lang kayo. Ayan. Oo. So I have, sample para makita nyo. Tanggalin ko yung mic, ha? Sandali, ha? So yung setup, using a ring light. So I have my ring light. Although ito kasi improvise ko tong square light. Mas gusto ko yung lighting. Ayan. So yan po yung setup ko talaga. So tapos sa background, yan, this is improvised lang. And cortina lang yan. Actually, kama yung sa likod namin. So you just need to be creative lang. Or kung ano naman, as a seller, as a shop, ano lang naman, background lang, na, as in plain lang, maganda na yon. And yung product mo naka-display, that will be fine. So, yes, ganun setup kasi, lang po eh. Oh, kasi baka yung ibang newbies, di ba? Or yung mga hindi pa, wala pa talaga mga high-tech gadgets, baka iniisip nila, ay baka kailangan ko na magandang studio, magandang gadgets. Though, totoo naman that we need to invest on good gadgets, but you can start small. And yun nga, sabi niya, so all you need to do is to be creative. And I think sobrang enough na yun. Ganda na siya. Tapos, syempre, useless naman yung magandang background kung ikaw mismo na presenter, hindi maayos, di ba? So, yan, tingnan niyo yung buhok ni Hanson. Nagbabago-bago kulay. Minsan pula, minsan blue, minsan purple, yan, minsan ganyan, gray. So, yan, ganyan tayo pala dapat magbenta. So, ayun, so sa mga nagtatanong lagi, paano ba sila makakabenta organically and nang hindi gumagastos ng ads, paano ba magkaroon ng followers yung store? I think, based dito sa topic natin today, last live or live selling is a great tool for us to really use
para and abused, sabi nga, to expose our products. And ayan, hindi ko lang alam, ba't di ko siya ginagawa pa rin hanggang ngayon actually. But I really want to try. Siguro yung time din talaga, wala talaga akong time. Kaya kinakausap ko si Henson actually. Kasi lalo na yung sa mga dropshipping products, sabi ko, magpapabili ako ng mga items sa dropshipping. O yan na, yung mga nagda-dropship dyan, alam nyo na yung isang technique para makabenta. So since kayo din, hindi nyo naman nakikita yung item, why not? Bili kayo ng item, tapos pwede nyo ipa-live sell, diba? So, yun. Yun though, ang magiging problema lang natin doon would be the stocks. Pero, kung gusto nyo increase followers, diba? Ayan. Live selling. Actually, mga nagpapa-live, mostly ang goal nila is to increase followers. Tapos, to follow na daw doon yung sales talaga. Yes. Yes, totoo naman yan. Kasi nga, we have what we call ya CEM, where kayo mag-message plus ng vouchers. Yan, actually, naman na yan, chain na yon. So, kumbaga, susunod na. Basta pag may followers talaga. Mga legit followers talaga. So, yan. Yung pala, Miss Kat, yung mga shop, last na lang, yung mga shop, if meron kayong question, kasi same lang yung interface pag gagawa ng schedule. So all you need to do is to audition. Yung audition formality lang po yun. So just tell your shop ano yung binibenta nyo. 1 minute lang naman yun. Tapos pag na-approve na kayo, pwede na kayong gumawa ng schedule. Yung interface, I think same lang din. Ayan, start live show. So kailangan nyo ng 3 picture. May sizes din yan. Pero kahit yung una lang, itong pa-square na picture, yan yung magiging banner nyo para at least pagka nakita nyo pag nagla-live, yun yung una makikita. Try to make it, ang tawag dito, mas maganda. Kasi yan yung una makikita. Pagka hindi ganun ka attractive yung banner, hindi papasukin yan. So, ayan, ini-effortan ko yan. Tapos, dyan sa interface natin, meron din dyang time, kung ano oras ka. And most of the shop, at yun pala, kung magsha-shop live kayo, for approval po yung schedule nyo. Ayan. Pero pag continuous na yung pagla-live nyo, magkakaroon kayo ng auto-approval. So, yun, one thing to take consideration. So, yung time start nyo dyan, tapos yung kung public, pwede kayo mag-try out sa dito. Meron dito public, merong kung gusto nyo i-test nyo muna yung live nyo, kung okay yung camera, kung meron ding function dito. And last but not the least is, kung gusto nyo mag-broadcast ng portrait or landscape, meron yan sa pinakababa. So, huwag kayong ayan, dyan yun naman makikita. Or kung gusto nyo gumamit ng OBS, if you know how OBS. To use OBS, meron din dyan. So yun. Huwag kayong, if you have any questions, you can message me sa Papa Henson so I could guide you throughout kung paano kayo makakagawa ng schedule nyo pagka na-approve na yung ano nyo. Thank you, Henson. Yan, so I hope marami kayo natutunan today. And thank you sa ating total na 28 viewers all across YouTube, six-figure e-com, and smart mompreneur. So, ayan. So, thank you sa mga nanonood. Ayan. So, Henson, thank you so much for joining us today. Thank you. Ayan. I really hope na mas marami ka pa matulungan na sellers. And, yon, I'm so proud of you na nandyan ka. And, malay ko naman, alam ko naman na lahat ng ginagawa mo, you're always excellent lagi. Hindi pwede sa yung okay na. Lagi naman excellent yan. Kaya, guys, kung may nanonood man ngayon and you're planning to hire Henson or you need help ni Henson, feel free to message him. And ako na mismo, I can vouch that he's really generous and talagang tutulungan niya tayo para makabenta. Do walang guarantee na mataas agad yung sales nyo. Of course, it depends pa rin talaga sa product, 'di ba? But Henson is there to help us. So, message nyo lang siya. Ayan. Parang ito na talagang hinahanap-hanap ko na live. Ayan. Thank you, Juhay. Next, ikaw na interviewin ko, ah.
Ayan, sobrang helpful daw. Yeah, sobrang helpful din ito. And sobrang na-excite ako. Na-excite ako i-try ito. Ayan. Kaya pa Henson lang malakas. Ayan, thank you. Ayan, yes. So, Henson, thank you so much. Usap tayo uli. So, ayan. Yeah. Thank you for joining us today. God bless and ingat ka lagi. Okay, see you later. Ingat. Ayan. So, thank you guys. But wag muna kayo aalis. Wag muna kayo aalis. Kasi meron pa, actually. Because sabi ko nga, diba, I will be announcing the winner of our birthday giveaway. And I really want to hear from him din. Sana nandito yata siya. Para nakita ko na nandito siya. So, but before we, before I introduce or welcome him, or yung winner natin, sobrang ganda nung mga naturo ni Henson ngayon. So, try nyo na din, live selling. If yung mga nagti-TikTok, nasa Facebook nagagawa yan, I think yung sa Lazada natin, eto nga, last live would be a great tool or help para ma-boost yung sales sa store natin. So, yan. And because of that, di ba, eto na. So, birthday giveaway winner. For this one, I really want to give it back to you guys kasi I am very thankful talaga sa support, sa laging nanonood ng stream. Kasi di ba, kung wala naman nanonood ng webinars tuwing Saturday, hindi naman magtatagal. Hindi magtatagal yung smart mompreneur. Like, baka kung wala naman nanonood ng mga Saturday webinar ko, baka 3-4 months lang nag-stop na ako. Pero hindi. Today I have like 27 viewers total. Diba? Hindi siya ganun crime, but of course still there's 27 of you watching and you're spending time with me like minsan 2 to 3 hours and you're always spending your Saturday with me. So but to give it back to you, I decided to give away a mentorship program. Maging scholar na mentorship program namin because most of the time naman bakit ba sila nanonood ng webinars? Kasi gusto daw nila mag-start ng e-commerce nila, they want to learn, gusto nila magpaturo. So sabi ko, sige, since naka 1 year na, I am thankful din sa mga co-mentors ko sa SFE na pumayag sila na magbigay ako ng scholarship. And eto na, ang nanalo, actually, we only have 6 entries. And actually, di ko nga alam kung malulungkot ba ako na 6 lang yung entries. Pero okay lang yun. It's because I really appreciate din yung mga nag-send because pag nabasa niyo yung mga reasons nila, yung question kasi is, di ba, anong video ng Smart Mompreneur ang favorite mo? Paano ka natulungan nito and bakit ikaw ang dapat makakuha ng scholarship? And I can really feel yung sincerity and yung kung paano talaga sila natulungan ng mga videos. Sabi ko nga, if pwede ko lang silang gawing scholar lahat, kaso hindi pa kaya actually. Of course, I need to ask for my mentor, then co-mentors, diba? So we decided to give one lang muna, but doon sa mga hindi napili or we will be giving a consolation prize of the dropshipping blueprint na i-release namin by next week. So, kindly, wait for that. But to announce the winner, eto na. Ang winner natin is si, tan-daradan, wala kasi ako sound effects ako na lang. Drum roll! Ang winner natin is Harold Borja. Ayan, si Sir Harold Borja. So, nandito ka ba, Sir Harold? Ayan. So, let me just, check yung, yung answer niya. Punta tayo sa Facebook. Ayan. Smart Mompreneur, nasa na ba yung answer niya dito? Ayan. Ayan, while waiting for Sir Harold, I want to show muna sa inyo yung sagot niya kung bakit siya yung napili. Ayan,
So, wait lang ah. Ayan, 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 ayan. Ayan. Ay, sorry, sorry. Ayan. Okay, okay. So, ayan. So, bago na, ayan, nandito na, nandito si Sir Harold. But, bago ko, ano, bago ko sa inyo siya ipakilala, I want to share muna sa inyo yung naging sagot niya. Bakit siya, actually, hindi naman ako yung namili eh. Kayo, marami, siya yung may pinakamaraming heart na nakuha. So, let me just share it with you. Ano yung naging sagot niya? And, ayun, sobrang natuwa din talaga ako. Ayan. So, ito yung sagot niya. Ayan. Para po sa mga members ng Smart Mompreneur PH and followers ni Madam talaga, Madam Trixie, mga momshies at popshies, baka pwede naman makahingi ng isang minuto niyo para basahin ang sagot ko. And kung sakaling makarelate ka po, ispahingi po uli ng dagdag na 2 segundo niyo para pindutin ang heart. Ayan, may call to action, seller na seller. May call to action. Hindi po ako marunong makalimot, lalo na may mga mabuting loob. Thank you in advance. So, happy birthday. So, ito sabi niya. Since I was interested in dropshipping talaga, I was able to watch the Dropify and Bilisbenta, so webinar. I remembered even sending you a PM in Messenger asking kung anong difference nung dalawa. No expectations, I was even not hoping na magre-reply ka dahil inisip ko na sobrang busy mo. But you did. You did not only answer just one questions, you also answered 2 of my succeeding questions. I was expecting a yes or no or just a simple answer, but you gave the extra mile with explanation pa talaga. Super bonus is may kasama pang God bless po ang last response mo sa akin. Wow. Okay. Those 2 webinars helped get myself back in focus kasi before I was thinking of doing Shopify and AliExpress. Eh meron naman pala dito sa atin available locally. Abot kamay ang mga mentors and sure na magkakaroon ka ng control. Nasabi po ako sa inyo na gusto ko na mag-start, nag-iipon lang po ako ng pang-subscription and also capital na kaya kong pagulungin at least 3 months. Alam kong hindi rin smart na pumasok dito na pati pang araw-araw na panggastos ng pamilya ko ay gagalawin ko. Alam ko darating din yung time na nakapag-start na ako and this birthday celebration is a sign na baka pwede nang mapaaga. So, ayan. Aside from the webinars, what made me believe that my quest for dropshipping will succeed is you. But actually, hindi na, I don't believe na ako kasi the work will always be sa'yo. But yun nga, siguro I can guide you and help you pero hindi siya hindi ako yung mag-work for that. So, but thank you. Thank you sa trust mo na yun. So, nakarelate daw siya sa kwento and all. Bihira ang nagbibigay ng free, full of details and mahabang webinars. Bihira ang nasagot sa mga aspiring entrepreneurs without expecting anything in return. Or if hindi ka pa part ng training or course or mentorship. But in case you did both, nasa experience ko, that is what you call sincerity. Thank you very much, coach, and see you in the finals. Ayan. So, sobrang na-touch din ako when I received this. Kasi, to be honest, syempre, I'll be honest that, medyo na-sad ako nung una kasi sabi ko, no, walang nagano, walang nagsha-share. Sabi ko, ayaw ba nila ng premyo? Or either, ayaw ba nila ng premyo? Or walang natulong? Or wala silang favorite na webinar? So, arang ganyan nasa isip ko. But, when I started receiving, yun na, mga comments, diba? May, yun nga, may isa-isa na nag-share. I really appreciate talaga yung mga nagsagot and eto, lalo na yung kay Sir Harold. But, ayan, di ko na patatagalin pa. I really want to hear it from him. So, yan.
Mahangad. Ayos pa si Sir Harold. Nakakahiya. Oh my God. Ayan. So, let me introduce to you our first ever Smart Mompreneur Scholar, Sir Harold Borja. Ayan. Hello. Hello, Sir Harold. Grabe. Talagang... Hanap po ako ng long sleeves, madam, eh. Kaya lang, polo lang, eh. Pasensya. Ang cute. Ayan. I really appreciate yung effort talaga. And thank you. Thank you. Kasi sobrang, ano, you let me, ano, hindi ako umiyak. But, ano, na-appreciate ko talaga. And pinaramdam mo talaga sa akin na yung mga ginagawa ng Smart Mompreneur is something na malaki yung impact sa katulad mo. And yung mga katulad mo yung nagbibigay talaga ng inspiration and ng encouragement sa akin naman to really do this continuously. Kasi, ayun nga eh, minsan, ano, sabi nga, hindi ka ba napapagod? Kasi libre tapos ganyan. Sabi ko, actually, hindi naman talaga nakakapagod, sir. Kasi I enjoy what I am doing. Pero minsan, parang kapag, halimbawa, konti yung viewers or ano, minsan parang, patuloy ko pa ba to? Parang ganun. Magre-live pa ba ako? But, katulad, isa sa yung mga katulad nyo po yung nagbibigay sa akin ng ano reason to continue it. Kahit na dalawa, tatlo lang manood, sabi nga, dapat tuloy ko pa rin kasi meron pa rin mga katulad mo na nagtitiwala sa katulad ko. And I am thankful. So, yun, Sir Harold, thank you so much. Ano ba? Sino ba si Sir Harold Borja? Ayan, I want to know you more. Ano po bang pinagkakabalahan natin ngayon? First of all po, ma'am, thank you. Thank you very much po sa opportunity. Bali, yung message ko po, kulang pa eh. Dapat mga apat na pages pa yun. Mana ka lang po ba sa akin? Medyo 1 hour kong iniisip eh kung ano bang dapat nasabihin. Kasi ramdam ko talaga yung sincerity. So, gusto kong masabi yung ano talaga yung ramdaman ko. And for doon sa mga hindi nag-grab ng opportunity na binigay ni Ma'am Trixie, minsan lang kasi ito, no? So, kailangan mong mag-take ng action. And di ako naniniwala na luck, eh. Kasi nung mga first hour ata, parang dalawang heart lang yung meron ako. Isa ako doon. Isa ka doon, coach. sabi, parang di ata ako mananalo. So, ginawa ko, kinausap ko yung misis ko. Sabi ko, invite kita doon sa group. Kailangan ko ng isang heart. Kasi gusto ko talaga yung opportunity na makuha. So, luckily may mga damagdag pa. And tingin ko naman may mga iba nakarelate. So, yun yung story kung ba't siguro nabigay sa akin yung pagkakataon. So, ako naman, coach, father of 4, 2 boys, some twins. So, 4 sila, 2 lalaki, 2 babae. Medyo masalimuot din ang istorya ko. Mga nakaraang 2 years. So last come din ako. Lahat ng savings ko, yung bonus ko, tapos nag-loan pa ako, last come lahat yon. Tapos, ang nagbalik sa akin last year sa na ma-inspire ulit, yung alaman kong pregnant yung isis ko ng February. Birthday ko din yun. So, magandang gift. So, parang na ano, bumalik ako sa track na kailangan ko pagbutihin ulit. Pero pagdating ng April, nalaman ko na twins. So, sabi ko, hindi ako, yung pagiging pregnant niya sa 3rd baby namin, hindi ako ready eh. So, mas lalo akong hindi ready na twins pala siya. Pero, syempre, it's God's grace, blessing siya. Talagang tinanggap ko. Sabi ko, meron kasi akong principle sa buhay na lagi ko sinasabi sa sarili ko na wala naman akong pinagdaanan na hindi ko nalagpasan. So, kung panay problema ngayon, I think malalagpasan ko naman siya. Wow. So, yeah. Medyo may konting background lang din sa online selling. So, nung last year, pandemic, so critical yung pagbubuntis ni Mrs. So, hindi siya makapasok. Ako lang yung nagtatrabaho. So, isip ako kumuha ng inspiration sa twins ko. So, gumawa ako ng Facebook page na Twin Treats, Healthy and Yummy Treats.
So, ang product ko doon, oatmeal cookies, na kinukuha ko doon sa kaibigan ko. Medyo maliit lang yung margin talaga. So, parang hindi siya sustainable. Pero ginawa ko siya for, I think, 8 months. Mm. Tapos, pero ang hirap. Ang hirap pa lang na parang 20, 30 pesos lang yung kita mo. Tapos, sobrang daming gagawin. First time ko kasi eh. Wala akong background na maging businessman or entrepreneur or small entrepreneur. So, yeah, pandemic, nag-try din ako ng mag-check sa divisorya ng mga, napapanood ko ng mga dropshipping products. Yes. Gumawa rin ako ng page, isa si yung portable juicer, nagawa ko na yung page. Tapos pagdating ng product sa akin, galing divisorya, hindi umaandar lahat. Sabi ko, nangyari. Tapos, meron pa ako ginawa isang page din, galing divisorya din yung product, ano naman siya, flawless bros pang babae, pang ano ng kilay. Ayan. Pagdating naman dito, iba yung name niya. Eh, nagawa ko na yung page eh. So, parang dami kong, ano, dami kong errors na nagagawa paggawa nung pag-establish ng mga FB page, ng mga business. Tapos yun, binitawan ko na kasi parang na-disappoint ako. Pag kumuha ng divisory ng products, parang papangit ang quality. Or hindi lang talaga sa akin nakaano yung luck that time. So, nag-try din ako face mask, face shield, at kung ano-ano pa. Tapos, Q4, medyo na isip ako ano bang sa e-com pa ang pwedeng itry. So, napadpad ako sa dropshipping. So, dami kong sa YouTube, webinars, nadaanan ko yung smart mompreneur, nanood ako. Sabi ko, ang haba nito ah. Sabi ko, baka sa isang araw, baka solid na yung dalawa yung mapanood ko. Sabi ko. So, ganun. Eh, syempre, medyo busy din sa babies, kaya paunti-unti lang yung panood. Tapos, yun, binibuild ko yung knowledge pa ng Q4. Eh lang, kulang talaga eh. Parang, hindi ko siya alam pa paano sisimulan talaga. Tapos, dahil din na nakabalik ng work yung misis ko, sabi niya sa akin ng January this year, Daddy, gusto kong mag online selling, live selling. Kasi nga, ano siya, isukay siya ng, yung pinag-uusapan natin kanina, live selling, lagi siya nanonood nun. Lalo na, ang pinapanood niya yung mga baby apparels para sa kambal. So, nahihilig siya doon. So, naisip niya, ba't hindi ko ibenta yung mga pinaggamitan ng kambal? Kasi, saglit lang naman susuotin yun. Yes. So, ginawan ko siya ng page ng February, sabi ko, tapos bumili siya ng mga bill, yung mga pre-love, sabi ko, sige, ikaw na muna. At least, ma-try mo na paano yung pakaramdam na maghawak ng small business. Tapos, ako muna mag-aalaga sa kambal, sa mga anak ko. Tapos, yung fund, yung budget ko sana para sa dropshipping, binigay ko muna sa kanya. So, start siya, ginawa ko siya ng page. Sa ngayon, okay naman siya. Medyo ilang dumadating yung stocks kasi yung ECQ. So, yun lang. Tapos ito nga, birthday nyo, birthday ng grupo. Grupo natin. grupo natin. Okay, yes, so, sabi yes. Ko, this is yours. So, parang isip ko, parang sign siya na wala akong budget. Wala akong mapagkukunan. So, kung hindi ako mag-start ngayon, madidelay na madidelay. So, talagang ginawan ko ng paraan na ipilit ko na ako yung manalo. And, I think, kasi, I'm not saying na hindi naman po din, I think all of you really deserve, but, kasi nga, dahil sa heart, I think most of nung mga nag-vote, nakarelate din talaga sila sa inyo kaya kayo pin. And sabi ko nga, Lord, I really pray na yung pinaka-deserving yung makakuha nito. And hearing it from you, nag-flashback po sa akin yung mga experiences ko. Like, parang bakit lahat na lang na sinusubukan ko, parang mali. Parang akala ko, ito na yung product na magpapayaman sa akin. Tapos na hawakan ko na, biglang parang, thanks. Hindi pala, yes, parang ganun. So, and, bilang tatay din po, diba? Kasi, hindi kayo parang na,
mag-online selling. Kasi yung iba, sabihin, lalaki ako, dapat katrabaho ko sa opisina, ganyan. Dapat babae ang nag-online selling. But I am really proud of you na, and ano niyo rin po, nasusuportahan kayo nung wife mo. And I can really, ano, see yung, ano niya sa isa't isa talaga, support. And eto, sabi nga, sabi po ni Miss Marivian, si Miss Vian po is one of our students inside SFE. So sabi niya, and this is true, yung first caller ng SFE namin is really, really, di ba ang dami, really progressing very well. And yun nga po, I really pray na sa next launch po namin, kayo na rin po yung susunod na may interview namin because you are also doing great. Sa mentorship program naman, hindi naman talaga lahat yan 100% nagsasucceed sila. But the yung importante lang kasi talaga din doon is yung may nag-guide. Diba? You have support system, ganyan. And yun nga din po, si RG, one of, isa siya sa mga scholars ko din po, a PWD. He's also doing good sa business niya. He's also doing dropshipping and all. And I really pray na sa pagpasok niyo po sa SFE, malaki din po yung matulong nun sa inyo. And isa lang po siguro yung hihilingin ko sa inyo, to really use it, to really pursue yung dream niyo po. Kasi baka, sabi niyo nga po, minsan lang yung ganitong opportunity. And naniniwala po na hindi po kayo swerte. This is destined po talaga din sa inyo. Kaya let's use it po properly and ano, I really pray na makuha nyo po yung goal ninyo with the help of yan, SFE mentorship program. So, ayan. Ayan! Nandito isang ano natin, coach. Ayan, Coach Darwin. Ito na po yung bago nating scholar, si Sir Harold Borja. Yan. Si Coach Darwin will be teaching copywriting inside SFE. So, yan. Sir Mark, add po. Yan, add mo na sila. Add mo na sila. So, yan. And si Miss Fanny, also, yan, classmate mo din sila. One of the leaders, core leaders ng SFE. So, yan, Sir Harold, thank you so much. Sobrang na-appreciate ko. Actually, ayoko nang umiyak. I am very thankful talaga for ano for appreciating Smart Mompreneur and yung ano mission ng group. And I really hope mas marami pang tulad mo yung matulungan ng SFE. Sabi ko nga ang pinagdadasal ko ngayon ko may isa akong scholar na nabigay. I really pray na next birthday ni Smart Mompreneur, gawin natin 5, tapos maging 10, tapos diba, mas marami pa. Tingnan natin, diba? Siguro sabi ng iba, bakit hindi na lang pera? Kasi for me, learning is more important than money. Kasi I know that most of us needs money. Pero kung meron kang sapat na knowledge or kaalaman dun sa gusto mong pasukin, I think it's more important and it will give you more money. Parang ganun kasi nasa isip ko. Parang naisip ko kasi sabi ko, sige, bigyan ko na lang siguro yung mananalo ng 5,000 or 10,000. Wow, ang yaman. Parang ganun yung nasa isip ko. Pero kasi, anong gagawin niya sa 10,000, ba? Diba? Baka magastos lang kung saan and all. So sabi ko, ano na lang, let's invest on learning so you can produce more money. Diba? Okay lang ba yun? Ayan. So, Sir Harold, ayun lang. Thank you and see you inside SFE. May gusto ka pa bang sabihin sa mga viewers natin? Ayan. Gusto ko lang ulit magpasalamat, Coach, sa inyo. Naniniwala ako sa advocacy nyo at ng group na ito. And sana sa future, isa rin ako sa makakatulong sa mga members dito. Iyon ang talagang ang end goal ko. It's not only na na-improve ko yung quality ng life namin, but to bring back, syempre kay God and sa others. Thank you very much po. Yan, thank you, and congratulations again. And dun sa mga, ano, hindi,
Actually, winner pa rin naman kayo kasi may apat pa tayong prizes. So, I will message you and thank you din sa apat na nagsagot. Thank you so much. Thank you so much for answering and commenting and participating with this birthday giveaway. And ayun, tama yun. Smart Mompreneur is all about giving back to the community. Yun. And yan, thank you guys. Thank you, Sir Harold. Thank you. Thank you. Ayan. And siguro, bago tayo matapos, of course, hindi tayo matatapos without this. Ayan. Without this word of the day. So, Sir Harold, thank you ah. See you inside SME. Bye. Ayan. Thank you. Ayan. So, our word for today is, if people are doubting how far you can go, go so far that you can't hear them anymore. Bakit ito yung word for today ko? It's because when I'm starting Smart Mompreneur, madami nagsabi na bakit ako nagbibigay ng libreng webinar, it should be paid. Of course, affected yung mga nag-ano, diba? Yung mga nagpapa-paid courses. But sabi ko, I want to give it free eh. Ano ba magagawa ko? Then some people say, hindi ko ito kaya. I'm not the right person to do this one. So nagkaroon din ako ng self-doubt, ganyan. So ang ginawa ko, tinuloy-tuloy ko lang siya. Hanggang ito nga, maka 1 year na tayo. And yung mga ganong words, ganong mga bashing and all, parang hindi ko na sila nadinig. Parang wala na ang pakialam. Kasi sabi ko nga, ito yung gusto ko. Ito yung nagpapasaya sa akin. I love helping people. And yung mga ganito, yung mga katulad ni Sir Harold, kayo, itong mga nanonood ngayon, 32 viewers actually. I have 32 viewers now. And naging 33. Kayo yung reason why I keep on, running this journey. Diba? Nagtutuloy-tuloy ako hanggang wala na ang pakialam kasi importante sa akin kayo. Yung mga naniniwala, yung mga nanonood sa akin every Saturday or tuwing meron akong webinars. Kahit simple or random live lang yon. And kung kayo yung dumadaan sa journey na to na maraming nagsasabi sa inyo na hindi mo yan kaya, hanggang dyan ka lang, hindi ikaw yung para dyan, may mas better para sa'yo, tuloy-tuloy mo lang yan. Dire-diretsuhin mo lang yan hanggang hindi mo na sila madinig. Diba? So, sabi nga sa Bible, do not worry about anything. Instead, pray about everything and tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your heart and minds as you live in Christ Jesus. So, dun sa journey ko na yon, I really pray lang talaga kay God na, Lord, ito yung gusto kong gawin, ito yung gusto kong mangyari, ito yung mission ko, ito yung gagawin ko for your glory. And siguro God really blessed lang then wisdom and strength na ituloy-tuloy ko lang talaga. Na sabi niya siguro, tuwing panghinaan ako ng loob, sabihin niya sa akin, may papadala siyang tao na mag-message and all na maging okay ako uli. God knows what's best for us. He knows kung ano yung deserve natin and ibibigay niya talaga yan. Yung mga tao na nagda-down sa'yo, wag natin silang intindihin kasi hindi yun ang gusto ni Lord para sa atin. God want us to prosper, to help more people, diba? Mas maging blessing tayo, maging channel tayo ng blessing sa ibang tao. That's what is important. Yun talaga yung importante. So, tuloy-tuloy lang natin yung ginagawa natin. As long as wala tayong inaagrabyadong tao, wala tayong natatapakan, wala tayong nasasaktan, I think we are on the right track. And for those people naman na instead na parang encourage ka and you keep on telling other people or discouraging other people, I think you need to have change of heart.
you need to pray for yourself then. And actually, I want to pray for you that sa panahon natin ngayon, instead of bashing or, you know, mang-iisa tayo ng kapwa or ano, discouraging other people, we need to help each other sa panahon ngayon. Walang mas magaling, walang mas marunong, mas walang mas mayaman or what. Lahat kasi tayo ngayon sa pandemic, pinakita ni Lord, pantay-pantay lang tayo eh. Diba? Sobrang pantay-pantay lang. It doesn't matter if you have millions or billions, diba? Pinakita ni Lord na this time of pandemic, wala magagawa yung million or billions mo if tatamaan ka naman ng COVID, diba? So, we need to be more, kind sa mga ano, sa kapwa natin. And ayun. So sa mga naka-experience ng bashing or discouragement, just pray, just pray. And marunong ang Diyos na ano, siya na 'yung bahala sa iyo. Siya 'yung bubuhat sa iyo. So huwag kang ma-discourage because hindi sa ibang tao nakukuha ang affirmation. Si God na magbibigay sa iyo niyan. So yan. I hope today's webinar teach you a lot regarding live selling, and ayan, marami kayo natutunan today. And guys, before ko ito tapusin, again, I really want to thank all of you who keep on supporting Smart Mompreneur and for always watching the webinars kahit sobrang haba, reading my post kahit mahaba din. I am thankful, always thankful, and lagi kayo kasama sa prayers ko talaga. I think ito talaga yung ano, yung gusto kong gawin, kaya sobrang happy lang ako na nagagawa ko siya. Kahit ano yung sinasabi ng ibang tao talaga, paying it back to you. Yun, masaya talaga ako doon. So, I am forever thankful, and I really pray na mas marami pa akong contents. Marami pa tayong ma-invite na experts na makatulong sa journey ninyo. And, ayan. Shoutout muna tayo before we end. So, sabi ni Miss, yan, si Lizelle. Yan, classmate ko talagi. Yan. Well-deserved, sir. Congrats and good luck po sa journey ninyo. And super proud of you, Ma'am Trixie, sa vision and actions mo. Yeah. Thank you. Let's do this. Ayan. And congrats, Sir Harold. So guys, thank you and hope to see you again next Saturday. There will be another webinar. And ayun, meron pala kaming ano, webinar with OJMD. I'm not sure if some of you signed up for the masterclass ng Eco Masterclass ng OJMD. SFE mentors will be ano po, speaking or sharing dun sa masterclass na yun. That would be on the 19th, 20, 21, and 22. So, 4 days po yun. SFE mentors, Coach Darwin, copywriting, Marielle, Facebook ads, ako po sa Lazada, then Walter sa branding. We will be sharing then sa masterclass na yun. So, see you there sa mga nag-sign up. Then guys, thank you and have a blessed weekend. To God be all the glory. Bye!